Kamusta mga tol? Pinoy, Sakuragi, Mike Pingris, panay panggugulang ginawa sa World Cup dati, no? Eh, tirahin na natin yan, pero bago yan, at tiyara muna tayo, focus lang sa goal. Kailan lang mga tol, may sinabi si Pingris sa Gilas ngayon eh. Gaano daw kalaki ang puso ng Gilas players ngayon? Well, kung iba yung magsasalita niya mga tol, malamang magalit pa ako eh. Pero eto kasing si Pingris, talagang meron siyang kay na magsalita ng ganyan. Bakit kanyo? Naalala niyo ba mga tol, no? 2014 World Cup. Eto, tinan niyo, oh, yan oh. Namuit si Ping, tapos binakso siya isang kamay lang. Ayun, ang dalila talaga iniwasan eh, no? Tapos pasok agad sa loob, tatapik pa niya yung bola. Ayan si Tenorio, isa pa, wala na naman. Pero ayan na naman si Pingris, nakuha niya, inilabas pa. Kinikout pass kay Andre Blatch, 4-3, patay ka dyan. Yan mga tol, yan yung puso na sinasabi ni Ping eh. Ayan pa siya, tingnan nyo, laki talaga ng tao ni Ping, di ba? Pero pasok na naman siya sa loob, laban na naman sa rebound. Ayun, nagkatapikan pa nga, bulbol, si blue ball, nice Ping. Kasi mga tol, no, doon sa 2014 Gilas natin sa World Cup, talagang nakipagpalitan ng mukha to si Ping sa kalaban niya. Eh, ganyan, no? Ang lalaki talaga ng kalaban to, eh. Tropanat ko pa nga yung tumatawa sa kanya, yan, no? Pero tingnan nyo si Ping, oh, walang yang yan, eh, oh. Parang nakikipag-unan lang sa sasakay sa bus sa EDSA, eh, no? Ayan, oh, pwede si Ruben pa nga niya, naputpak pa nga. Yan yung sinasabi niyang puso mga tol. Yung talagang ibibigay mo lahat ng 100% ng spiritual na kapangyarihan mo. Wala ka ititira, buwis buhay dapat. Yung parang kay Gon mga tol, naalala niyo ba? Sa Hunter x Hunter, kalaban niya si Pito, di ba? Binigay niya talaga lahat eh. Ganun dapat, lahat na, wala ka ititira. Tinan niyo si Ping, oh. Akala mo si Dani kayong bola kung habulin eh. Kahit sa patumulbog yung bola, habulin pa talaga eh, no? Well, siyempre, lamang talaga palagi matatangkad sa ilalim, di ba? Basketball to eh. Pero si Ping, akala mo 7-footer kung lumabas sa loob eh, no? Ganon din sana yung Gilas natin ngayon. Eh, tingnan nyo to, oh, yan oh. Popost niya siya ni Walter Herman Moreno. Pero tingnan nyo, tinukod niya yung paa niya, umloko. Kung pwede ka nga lang buhatin yan, malamang binuhot niya pabalik sa bangku eh. Tapos yung bakso, tingnan nyo, ganyan no? Sana all kanyang bumakso, talalala yung mga 7-footer pataas, no? Ngayon kasi mga tol, yung Gilas natin, marami tayong matatangkad eh. Pero dati mga tol ha, si Ping ang kwatro natin, maliit eh, no? Ayan, ang laki talaga ng diferensya sa height eh, oh. Pero yun, offensive ball ka dyan, nice Ping. O teka lang tol, huwag masyadong banatin yung buhok mo, napapaghalat ang tropa ng kita eh. Nakakatawa nga nun mga tol, naalala ko pa yun eh. Akala ng kalaban, pwede nila post yan ng post yan to si Ping eh. Pero ganyan kadalasan yung nangyari, tapos laban na naman sa rebound. O yan pa isa, tingnan nyo, oh. Tingnan yung depensa niya sa poste. Ayun, tinasang kagad ng kamay, nice oh, sakto-sakto pa sa bola, tungkap na nga. O yan pa, depensa ni Ping, tingnan nyo, oh, no, saka pupunta tol. O yan pa isa, kumat na naman, wala kadala-dala, pero ando na naman talaga si Ping eh, no? Ang sarap tignan ng depensa talaga ni Ping mga tol. Tingnan nyo yung kamay niya, oh. Bukang-buka talaga eh, no? Naipasa pa rin niya sa loob, pero tingnan nyo, ayun na naman kagad siya, oh. Tulong na naman kagad sa loob, putik pa nga maagaw eh, oh. Tapos ayan, pinamoy na ni Ping, hindi pa naghugas yan, ha? Nahilo tuloy, natumba tuloy si Skola, tapos hindi pa nakontento, sinakyan pa ni Ping, last touch si Skola, nice! Eh pala mga tol, naalala ko yan si Skola, asartalo talaga kay Ping yan eh. Tinan niya box out, isang kamay lang oh, pero nakahawak naman sa damit. Hinahawi ni Skola yung kamay ni Ping, hindi niya maalis-alis eh, no? Eh nakahawak pa naman sa damit, tapos tinigas pa yung kamay. Walang yagad ng rebound yan eh, oh, sakuragi-sakuragi talaga eh. Hindi makapengon si Skola kay Ping talaga. Ayan, tinan niya box out oh, ilalagay mo sa likod mo yung box out, diba? Tapos hawakan mo sa short, basta hindi makikita ng referee yan, ganyan ha. Tapos ito importante mga tol, kahit pagtalon mo, dapat hawak mo pa rin short, basta hindi makikita ng referee, ganun dapat. Eh si dapat nasa likod mo dapat na ganyan, no? Sakuragi, Mike Pingris, rebound, nice! Reklamo tayo si Skola, hawak na yung short niya, oh. O, yan pa isa, tingnan nyo si Ping dyan, mga tol, oh. Talsik si Skola talaga, eh, no? Tapos tingnan nyo yung kamay, eh, kita niya, oh. Nakahawak na naman sa damit ni Skola. Kulang na lang, mahugot yung jersey sa pagkakatakin, eh. Ayan, natapik na naman tuloy niya, oh. Nice, ano ka ngayon, Skola? Pero syempre naman, mga tol, paminsan-minsan, nahuli ng referee, panggugulong yan. Tinawagan na nga ng foul, eh, oh. Tapos laban sa Croatia, mga tol, ang lalaki ng player ng Croatia eh, no? Puro kompleto sa bakuna, mga walang ya. O ayan, tingnan nyo, oh, gabalikat lang si Ping eh. Pero yan ang nagagawa ng magandang pwesto sa rebound, mga tol. Natapik na naman tuloy niya eh, oh. Iyak yung Croatia dyan kay Ping eh. Panay backshot ni Ping sa kanila, ganyan, oh, lang yan, oh. Kala nila, kakayang-kayanin nilang na, pero hindi eh. Lahat ng pagkakataon, ganyan yung makikita mo palagi. Si Ping palagi nakabackshot, wala nakakapasok sa loob eh. Hindi to bira mga tol, ang binabaksot niya si Saricho, NBA player pa yan ha. Isang kamay yung gamit niya pero walang hiyatigas talaga niya. Isang kamay na baksot niya na yan eh. O yan o, panoorin niyo mabuti ang pwesto ng katawan ni Ping kapag bumabaksot ha. Para matuto naman tayo mga tol. Nakabend ang legs, nakatukod ang paa. Kailangan talaga yan ganyan mga tol kasi para bumaba yung center of gravity mo. O yan, kita niyo yung pwesto niya, tingnan niyo o. Ganito lang ang explanation dyan mga tol eh no. Kapag ikaw nakatayo, madali ka itulak, di ba? Madali kang tutumba. Mataas nga kasi yung center of gravity mo. Pero subukan mo umupo ng konti, mas mahirap na, di ba? Pero kapag humiga ka, madali ka pa ba itulak? Syempre hindi na, batugang kang hayop ka, walang yan, baba ng center of gravity mo nun eh. Nakahiga ka na,
nasasahig na yung center of gravity mo nun. O yan, tayo na sa sineskwela. Ang sabi dyan mga tol, no, the lower the center of gravity, the more stable the object. The higher it is, the more likely the object is to topple over if it's pushed. Kaya ibaba nyo yung center of gravity nyo para mahirap kayo tulak. O kaya, paharap na yung gawin nyo, ganyan, no, kung mabigat talaga yung kalaban nyo eh. Ang sarap talaga panoorin ni Ting mga tol, no? Eh tinan niyo, oh, nakalak na naman talaga yung braso eh. Ayan, na-rebound pa nga niya. Yung kalaban pa yung tinawagan ng phone, no? Kala mo, kay bait-bait ni Ping eh. Ito mga tol, no? Kung bata pa tong si Ping, kung ako'y tatanungin, ipapasok ko uli sa gilas yan eh. Kailangan kasi talaga natin ng ganyan. Tapos yung mga puntos nito, bonus na lang talaga eh, no? Yung energy tsaka gulang talaga, yun talaga yung binabayaran natin dito kay Ping eh. Kaya nga, Danny Casotto, diba? Pogi na, magaling pa mong basketball, malaki pa mo na stem, malaki pa puso. Pero siyempre mga tol, kahit sa opensa, sipag pa rin talaga ginagamit ito ni Ping. Ayan, tingnan nyo, nice pa sa fast break eh, oh. Pauline, nag by the way, patay ka dyan. O yan, paisa, oh. Tingnan nyo yung screen niya sa likod para kay Jackie Chan. Ikaw magkanak ni KDK mga tol, nakita yung bakal. 4-3, patay ka dyan. Kung walang yan mo yung pwesto, parang ganyan yung pwesto na pinanood ko kagabi ah. O yan, paisa, oh. Parehas lang halos yung ginawa niya eh. Umiscreen na naman siya sa likod para kay Jackie Chan. Nag-bait in China pa nga, sabay step back, kayo sumabit na nga. Tapos ayan na naman yung pwesto, tama yan nga yun, naalala ko na. Ganyan nga yung pwesto na pinanood ko kagabi, malakas pa humiyaw yun, iyak nga yun eh. At nakakashoot pa nga yan mga tol, ayan, tinan nyo, oh, sumalaksak, oh ha, oh, oh ha, oh ha, oh ha, pumihit pa, namukshot, ayun, naawa pa nga. May isa pa nga yung shoot mga tol, ayan, tinan nyo, oh, abang lang ng pasa, ayan, ganda ng pasa ng poli, oh, tirang takot, patay ka dyan. Pero wala mga tol, talaga malalaki yung Croatia eh. Yun nga bumabantay kay Alapag, ayan, tinan nyo, oh, mas malaki pa nga kay Ping yung bumabantay kay Alapag eh. Kaya may mga pagkakataon talaga na ganito, mahihirapan talaga pumunto si Ping eh, no? Eh ganyan ba naman? Tinan nyo, walang ganyan eh, oh. Pag ganyan, magdidilim talaga yung paningin mo dyan. Dalawa yung malaki, nakatas pa parehong kamay, lakas pa ng anghet. Ayun, kick out na lang tuloy. Poly, 4-3, naku, kumalog naman. Eh talagang ganon. Walang hiyalaki ng bantay eh. Kahit hindi pa tumalo niyan, tinasan lang ng kamay si Ping eh. Walang hiyalaki ng depresyo talaga sa height eh, no? Hanggang paligat lang si Ping eh. So yun mga tol, no? Sino ba ngayon sa gilas natin ang ganito ngayon? Parang si Pingris. Meron ba? Si Freddy Aguilar, si Pasador, si Panungket, si Eddie Manzano, si Bea Malonzo. Meron ba sa kanila? Yung alam mo talagang kulang na kulang sa height compared sa international competition. Pero wala eh. Hindi ka makapagreklamo eh. Kasi nga, buwis buhay talaga palagi. Sama na patot pa na bala palagi eh. Wala tinitira eh. Eto lang ata ang player na lahat siguro ng Pinoy mga tol, no? Kapatid talaga nito eh. Gusto talaga natin lahat ng si Ping eh, no? Except na lang siguro kay Rendon eh. Eh kasi nga, ganito yung gusto nating makita sa international competition. Eh tayo nga mga tol, ay tubig lang ang pustahan. Nakikipagpalitan tayo ng mukha sa loob. Eto pa kaya World Cup na to, diba? Dapat ganyan palagi. Kumbaga ganito yan mga tol, no? Eto si Pinoy Sakuragi Mike Pingris, eh isang magandang representasyon kung ano talaga ang larong Pinoy basketball. Ganito tayo eh, kulang talaga tayo sa height. Pero bumabawi naman tayo sa ibang bagay. Dinadaan natin sa sipag, dinadaan natin sa gulang, dinadaan natin sa bilis. Ganun dapat, diba? Kahit nakulang pa tayo sa height, laban lang tayo ng laban. Medyo maliit man tayo, malaki naman, no? Este puso. Pilipinas! Puso!